Ops! Kamusta mga bossing? Yung kwento ko kahapon ng umaga, meron talaga akong kwento. Tapos, hindi nag-upload. Papalit na talaga ako siguro na itong camera na to. Hindi siya nag-upload eh. Ah, nag-upload pero sira yung video. Walang ano, walang tunog, walang salita pala itong mic. Hindi ko alam kung sa mic lang o baka may problema na itong camera. Kaya bibili pa rin ako ng bagong camera. Nag-iipon lang ako mga bossing. Ano kasi yun, kinuwento ko lang kahapon umaga yung tungkol sa baha. Tungkol po sa baha na itong sniper nung bagyo ni Christine. Lubog ako. Lampas sa Tambucho. Pero dire-diretso lang yung andar. Ang galing naman ni bossing. Saan lumusot yun? Ay wag, delikado po yan. Baka tumama yung makina nyo dyan, basag. Yung makina ng Honda Wave sa ilalim, yung kabitan po ng... Sera ko muna. Sorry. Kabitan ng ano, foot peg, yung isang tornilyo ng Honda Wave sa ilalim, basag yun eh, kasi ganun ginawa ko eh. One time nasa gutter ako, tapos basta ko nalang binaba siya ng ganun, bag. Pagdating ko sa bahay, nakalaylay na yung tornilyo. Hindi, wala na yung tornilyo, basag. Eh, konektado sa makina po yun eh, yung kabitan ng foot peg. Yun nga yung baha po na ito ni Christine. Lusong ako, medyo nagmamadali na ba ako? Hindi pa naman ako nagmamadali. Medyo lang. Yan, ito po yung nangyari nun mga bossing. De, lumulusong ako ng ganito. Second gear ako. Kasi alam ko malalim eh. Tapos may sinusundan ako ang SUV. SUV ba yun na parang 4x4. Na mabagal lang siya. Katamtaman lang yung andar namin. Sumusunod ako sa pwet niya eh. Eh kaso palalim ng palalim. Nakaganto yung paa ko. Sabi ko patay. Nasa ano ko na. Nasa paa ko na yung tubig. Tapos paglingon ko sa Tambucho, ayun. Nandoon siya sa may ibabaw ng butas. Kaya yung tunog ng motor, kasi nasa tubig na eh. Sa ilalim na siyang ganon. Pero dediretso lang. Tapos eh kaso ang bagal. Bumagal masyado yung SUV. Nadidikit na ako sa pinakapwetan niya. Sabi ko no choice ako nito eh. Ako bumaba ng throttle, diba? Pinaling ko sa kanan. Ngayon ginanunto ko tong sniper. Mas malalim kasi eh. Nandito po lahat sa may bandang kaliwa. Mas mababaw. Nung inarangkada ko sa second gear, bush, gumanon yung tubig sa mukha ko. Ay nakabukas kasing helmet ko eh. Yun, pinaliguan yung mukha ko ng baha. Gumanon lahat ng tubig dito. Yung mga ganong senaryo sana, matagal ko nang iniisip na i-capture po sa video mga bossing, para meron din akong sariling remembrance. Babalikan ko yung video habang lumulusong sa baha. Maabot ako sa orange. Yun, nalampasan ko po naman ang baha ni Christine. Tapos sabi ko nga, hindi ko pa nararanasan dito yung baha na nandito sa bandang hita ko yung tubig, aos dito sa tuhod. Huwag naman sa, na, hindi naman siguro aabot dito sa part namin. Yun lang, konting ano lang, update dito sa nangyari sa sniper. Hindi naman ako nakakapag-video ulit mga bossing. Tapos yun, sabay kami umuwi kagabi ni PG1 Richard. Kasi hanggang ano siya eh, hanggang alas 3 sa SM Sukat po na ano siya, stranded sila ni PG1 bago siya nakauwi ng Laguna. Tapos eto na nga mga bossing, gusto ko lang din sumagot sa tanong ni bossing idol Lodi. Masyado na raw ano, maalingaw-ngaw yung sniper niya. Eh di ba alingaw-ngaw, ano ba yun? Yun ba yung ang pogi ko, ulul, di ba yun yung alingaw-ngaw? Wala akong ganung alam eh, idol, dito sa sniper ko. Sniper ng iba, baka wala rin naman yun. Alung alingaw-ngaw ba yun, bossing? Sa makina nito, kapag high gear, mabilis ka, gumaganon to. Gumaganon siya. Baka yun ba yun? Hindi ko lang yun. Iba naman yung limit. Sa limiter, di ba? Hindi ko alam, bossing, yung alingaw-ngaw. Kaya nabasa ko lang yung comment niya. Tapos sabihin ko dito na hindi ko alam kung ano yung alingaw-ngaw. Sana nagre-record to. Hello, sound check. Ang ganda po ng ano, LRT. Kita nyo, sakto may dumaan. Papunta po yan ng Cavite. Lagi nilang tinetest drive na yan.
Tapos yun pa nga pala, kakatanong lang din ni Idol, ayun na naman LRT. Tinanong po ni Idol ulit sa comment, may mga ganito namang comment dati pa. Tapos kwento-kwento rin ako dati about sa mga lady rider na yan, ang angas talaga pag lady rider eh, di ba mga bossing? Angas. Ano eh, iba yung tama, iba yung dating eh pag lady rider yung may hawak ng motor eh, di ba mga bossing? Tapos ano pa, bilib ako kasi nga na conquer nila yung takot nung pagbumaneho ng motor sa kalsada, di ba? Yun, yung isa sa kabiliban ko, kaya hanga po ako sa lakas ng mga loob ng mga lady rider po natin. Eh kaso nanghihingi kasi ng tip eh si bossing din sa comment. Pangkalahatan po yung tip ng pagiging newbie motorcycle rider bilang isang beginner lady rider. Ganda po ng landmark oh. Matagal-tagal pa matatapos yan. Tapos na yung supermarket. Tapos yung food court, ilalagyan pa. Nilalagyan pa na ang mga tindahan. Wala pa eh, wala pang bukas eh. Konti lang yung ano ko, tip. Isa nga lang yung matitip ko eh, bilang isang hindi lang pang lady, walang gender, walang kasarian. Bilang isang newbie rider po, mga bossing, ano, dito na ako kakanan. Yun, yan, dito. Yan, pasukan ng landmark. Bibili ka ng motor, it's either may alam ka na o wala ka pang alam. Isa lang po yung tip ko. Gamayin natin yung motor natin bilang isang newbie motorcycle rider. Hanggat kaya mong gamayin yan, huwag kang kagad padalos-dalos sasabak sa kalsada. Huwag muna. Ay, ganda na sniper na sara. Yan lang. Tip ko po yun. Kahit sino pa tayo, kahit babae, lalaki, kahit si Superman ka pa, gamayin po ninyo yung motor ninyo. Hanggat maaari, perfect. Perfect na po yung ano, feeling ng pagdadala nyo sa motor nyo bago nyo isabak sa kalsada, diba? Kailangan nyo mamreno yung mga preno yan, basta handling operation, yan lang po ang mabibigay ko na tip bilang isang newbie motorcycle rider, kahit kotse, kahit sino pa. Syempre nga naman, shout out po sa pamangkin ko. Hoy Makmak, kung nasaan ka man, panoorin mo lang ako ha. Panoorin mo lang kami. Tapos pakigabayan na rin kami. Okay? O paano? Hanggang dito na lang muna. Ah, teka lang. Wala ba akong mapaglalagyan? Puno na yata ano? Ay hindi, doon na lang, dudulo na lang ako. Ayun Mac, pakibantayan na lang kami. Tapos panoorin mo lang ako ha. O paano? Hanggang dito na lang muna. Salamat!